si Maria Corazon Carlson. Bumili ho siya ng tatlong magkakahiwalay na lupa sa magkaibang may-ari sa Romblon. Pero isang pamilya lang ho to. Isang pamilya lang ho sila. Humigit kumulang 3 milyong pisong halaga ng tatlong loteng ito. Ang problema, isinagawa ni Corazon ang transaksyon na walang abogado. Alam niyo ho ba? Abay, buhay pa ho yung nagmamay-ari ng lupa, yung mother title, yung ama, pilit nang pinapatay ng kanilang mga anak at nagbenta na sila nang walang pahintulot ng kanilang ama. Kaya ang nakabili naman, abay, nabulilyaso. Eto ho, panoorin ho itong mga conversation kanina ho, ginawa ho namin na pag-iimbestiga sa kaso ho na inilapit ho sa amin ni Ruby Mort. Ito ho, pakikipag-usap namin kay Ruby at yun ho, pangalan ng ano natin, pakibaba ang pangalan, gusto ko makita ulit. Yung pangalan ng ating complainant na si Corazon Carlson. Panoorin. 2007 po, bumili po ako ng lupa sa Romblon po, sa may San Jose Romblon. Mm-hmm. Kanino niyo nabili itong lupa na to? Sa may-ari po ng lupa. Okay, nagkaroon kayo ng deed of sale. Opo. Absolute deed of sale. Opo, ito na. Kasi pag mga ganitong klaseng absolute deed of sale, opo, nagpirmahan kayo, dapat naka-notaryo. Opo. Ibig sabihin ng notaryo, kasi siya at ikaw nagbenta. Opo. Siya nagbenta sa iyo. Sa akin po. Para maging lehitimo, may third party rito na lilipat sa iyong titulo, dapat nakarehistro sa pamamagitan ng notaryo. Opo. Nakarehistro. Tatlong party po, tatlong lupa po yung binili ko. Alright, tatlong lupa. Opo. Maiba to, iba to. Iba po yan, iba po ito. Alright. Anong kuni-question mo? Ito? Lahat po sila. Alright. Lahat sige. Po. Okay, yeah. Sige. Kwento mo sa akin. Ano ang problema? Hindi ko pa po mapatituluhan, kaya nga po lumapit ako dito dahil right, nahirapan po ako. Lahat po ng mga original po na ano, kasi puro kopyan na lang po ito eh. Yung lahat po na original, hawak po niya. Niya? Ni Mortos po. Tinatawagan namin si sila, hindi na po siya nagre-reply, hindi po siya nag-ano. May cellphone ka ni Mortos? Opo. Give me my cellphone and I need to call this person right now. Quickly. Hello? Oh, good afternoon. Ruby? Po? Idinulog sa amin dito, may reklamo na yung daw mga papeles ng isang titulo kay Claudio Barrientos. Natatandaan niyo to? Opo, sir. Mm-mm. Ano bang problema rito doon sa bumili? Ang deed of absolute sale na latest po ay na lottery po ng December 2016. Na notary siya. Opo. Yung absolute deed of sale, na-notarize siya. Pero may deed of sale, hindi absolute, na naka-notarize. Na dito na nagsasabi, ito'y naganap noong August 14, 2008. Hindi ko nakita yan, sir. Ngayon, kung hindi mo nakita ito, this is the mother title, tapos may mga other titles within the mother titles. First deed of sale, second deed of sale, third deed of sale. Ang pagkaalam ko niyan, may dati lang in-execute na deed of absolute sale na ang pumirma po ay yung mga anak ni Claudio. Baka pwede mong papuntahin ko sa iyo itong pumunta sa amin dito na kami, naka-monitor na kami rito, na ipapakita sa iyong certificate of death at saka yung deed of sale ng 2008, buhay pa at may thumb mark itong si ano. Pwede ko, okay. Pagkina po yan, sir. Pwede pakiayos na lang kasi lumapit sa amin, ano? Okay, linawin ho natin, ano? Nakausap na ho natin si Ruby Mortos. Ang naging problema kasi, ito ho may-ari ho mismo, ama, na pumana ho ng December last year. Pero nagkaroon ho ng sinasabing absolute deed of sale, yung ama, nakaperma at nakanotarize, yung mother title ho ng isang lupa ng ama. At yun ho yung nilagdaan, nag-thumbmark ho yung sinasabing ama, at yun hong kanyang asawa lumagda. Ang naging problema ho kasi, gumulo kasi yung mga anak nito si Barrientos, at ang kanyang mga anak, eh nagbenta ho na mga bahagi ng lupa na napapaloob sa sinasabing mother title na hindi kinonsultang ama na sabi ni Ruby kanina, buhay pa yung ama, abay pinapatay na ng mga anak. At nagbenta ho sila ng walang pahintulot doon sa ama na hindi pa ho na ina-assign ho na ipamana sa kanila bagkos ibinenta ho
sa dito kay lumapit ho sa atin na ang pangalan si Corazon Carlson. Ngayon si Corazon Carlson lumapit ho sa Bitag at dito ho sa Quiros Pronto para matulungan siya na opera na ho siya sa sobrang stress at nakapagbitiw na ho siya, nakapagbayad ng 3 milyon. Doon ho sa dalawang lupa na salawahang mga anak na nagbenta na walang pahintulot sa magulang, buhay pa, pilit ng pinatay. Para bang buhay pa na isagawa hong magbenta na walang pahintulot sa magulang. Pero yung unang lupa ho na ibinenta kay Corazon Carlson, nalagyan ng thumb mark, ganun din yung may bahay nitong si Barrientos, si mamay-ari na pumanaw na ho noong December last year. Noong 2008, nagkaroon ho silang kasunduan, nagbayad na ho doon sa isang bahagi, doon sa mother title. Itong mga anak ang siyang inireklamo kasi yung kanilang deed of sale, wala hong eto'y notaryo. Wala hong, hindi ho notarized. At nakita ho sa LRA, sa tulong na rin ni Ruby Mortos Administrative Aid ng Land Registration Authority, nung nakita niya itong papel nitong si Corazon na sinabi namin, merong nilagdaan kasi lumalabas yun daw absolute deed of sale na siguro niluluto ng mga anak na nangyari. Absolute deed of sale. Paano daw nangyari na ang absolute deed of sale nangyari nung araw din mismo? Death certificate, yun din ang araw ng pagbebenta. Pero nang aming sinuri ho sa Quiros Pronto, dito ho sa Bitag din, nakita ho namin na nangyari ho yung sinasabing absolute deed of sale 2008 pa. So valid ho yun, naka-notarize. Pero yung dalawa ho, naging problema ho kasi yun ho'y parang dating, hindi ho nakarehistro, walang pahintulot sa may-ari yung ama at hindi ho na-notarize. Pero nasalba ho natin ang isa't nakipagtulungan naman si Ribey Mortos ng Land Registration Authority sa Romblon.